Sa ibang balita, handang tumestigo ang ilang tribal leaders ng Mindanao sakaling maghain ng kaso ang Philippine National Police o PNP laban kina dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at 16 pang kasamahan ng mga ito. Inaakusahan ng PNP ang grupo ng dating mambabatas ng child trafficking matapos maaresto na may kasamang 14 na mga menor de edad sa isang checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte, kamakailan. Ito ang balita ni Kathy Maglilang. Kami handa na mag-witness kung ang kapulisan sila ay magpayal ng kaso against sa kanila ni Satur Ocampo at saka yung ACT representative na si Francis. Ito ang pahayag ni Repatuan Joel Unad, ang chairman ng Mindanao Indigenous People's Council of Elders and Leaders, sakaling ituloy ng Philippine National Police o PNP ang pagsasampa ng reklamong child trafficking kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo at 16 na iba pa. Para sa kanila, seryoso ang naging paglabag ng grupo ng dating mambabata sa pagsama sa 14 na mga katutubong menor de edad nang walang pahintulot ng mga magulang. Sinampahan ng reklamo si Ocampo pero pinayagan itong magpiansa ng korte. Una nang sinabi ni Ocampo na sinagip nila ang mga batang katutubo matapos ipasara ang Salugpongan Schools o ang paaralan ng mga lumad. Bagay na itinanggi naman ng Department of Education. Sa isang resolusyon na pirmado ng mga lider katutubo, inirekomenda ng mga ito na tuluyan ng ipasara ang lahat ng Salugpongan Schools na ginagamit umano sa recruitment ng New People's Army. Yung 12 pataas, may grupo na. Tinawag na SKM, Samahang Kabataang Makabayan. Ako din yung sekretary nila. At saka ako din yung nag-recruit ng mga bata na ibang-ibang lugar. Dali namin yung mga bata doon namin paralin. At saka yung nag-edad na ng 18, kukunin ang mga NPA, ipa-full-time nila. Tinuturuan din umano ang mga katutubo ng bastardized version ng lupang hinirang. Bayang mahiwaga sa malayong silangan, alab ng puso sa dibid mo'y buhay, lupang sinira, bayan ng magigiting, alab ng puso. Tinuturuan din umano ang mga mag-aaral doon kung paano kumalas ng baril at lumaban sa mga sundalo. Kasabay ng panawagan kay Pangulong Duterte, ang banta ni Unad sa mga rebelde. Kapag hindi ito ma-solve within one year or under sa administration ni PRRD, kung andyan pa rin yung CPPNP, ang tribu mag-declare ng pangalan. Tribal war. Samantala, nanindigan ng Armed Forces of the Philippines sa may kaugnayan sa NPA sina Ocampo at Castro. This goes to show that the activities of Ocampo and Castro in Talaingod is part of a bigger machinery and scheme involving what the CPPNP has dubbed as Lumad Schools. Ayon sa AFP, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Education at iimbestigahan na ang mga nagbigay ng permit sa mga Lumad School upang mapanagot ang mga ito. Kathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Quezon City.